Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa ating munting channel sa video na to na courtesy sa ating idol na si Francis Ilio Marcos sa bago niyang channel ay ating pag-uusap na maya-maya lang noon na patungkol sa issue na sa pilitang mga donasyon galing sa ating FFCI Worldwide members dyan, particular sa bansang Canada. Pero bago natin ipagpatuloy, pasok muna ang mahiwagang intro. 3, 2, 1. RDDTV Fiat Francis Leo Marcos 2022. At ako po'y nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Sana po yung mga maliliit na YouTuber, maliliit na channel, pag nakikita nyo po sa comment section, pakiclick po, pakifollow, pakisubscribe po sila. Hello po sa inyo lahat. RDDTV FLM, pa-shoutout. Yo, sa 1 year natin na pagsasama, kapatid na Man of Steel, ikaw ba ang nag-handle ng FLM family dyan sa Canada for 1 year bago maging FFCI? Before ma-elect ako as a president ng FFCI Canada about 3 months ago or 2 months ago, again, meron na kaming GC na nagbuo na kami ng GC last year. Nagsimula pa kami doon sa Bicol. Nung humanitarian si Bico, actually nagkaroon kami ng humanitarian doon at si PJ ang nag-facilitate noon. Yun, doon nag-start yung aming pag-humanitarian, tapos may GC, and then hanggang sa nag-decide kami na magbuo na ng mga officers, ayun, at ginawa nga nilang akong presidente ng Canada. At lahat ng mga humanitarian ni Boss sa Alabang, sa Cagayan, sa lahat 'yon, meron kaming participation doon sa humanitarian ni Boss Idol FLM. At palagi kong sinasabi sa meeting, yung aming pag-elect ng officer, yun ay may video. And every time na mag-meeting kami, may video recording 'yon na palagi kong sinasabi na itong ating ginagawang ito ay voluntary. Walang kutan, yes. Kusang loob. May video kami yan, naka-record yan, kada namin. At kung kailangan ng palasyo, ng mansyon, pwede namin ipakita yan. Na yes. Palagi kong sinasabi na itong ating ginagawang ito ay voluntary, walang pilitan. Mm-hmm. Walang pilitan. At si Boss ay hindi isa na hindi niya sinasabi na kayo ay tumulong. Walang ganun. Actually, mas masaya kami dahil kami ay nagiging parte ng advocacy ni Boss Idol FLM. Masaya kami. Dahil, kung tutusin, kaming mga nasa abroad, hindi naman kailangan talaga ni Boss ang aming tulong. Pero, bagamat, binibigyan niya kami ng pagkakataon para makatulong din, maging part ng kanyang advocacy, napakasaya namin. Dahil kami nagiging parte noon. No. At about sa pera na pagpapadala, kasi dito sa Canada, online eh. Kumbaga, halimbawa, bank to bank, pwede mong i-forward yung, let's say ako, pwede kong i-forward, let's say sinasukir nandito sa Canada. So, pwede ako mag-transfer ng pera by online banking kay Nasukir at i-accept lang niya yon, and then may password. So, yung online banking na yon, meron yung mga resibo kasi lalabas sa iyong email, lalabas sa phone na natanggap ka ng receiver yung perang ipinadala. Both parties, sender and receiver, has their own record. Kaya yun ang kaya wala lahat dito resibo. Lahat dito ay lahat dito may resibo. Hindi pwede yung kung wala kang resibo, it means hindi ka nagpadala. Yes. And then, meron kaming treasurer, doon namin ipinadadala bawat contribution namin. And then, itong treasurer ay ipapadala kay Batalan. And then, may record din yun. From Canada going to Philippines, may resibo din yun. Pagkano ang total noon, at ipinopost din naman ito ng treasurer doon sa aming GC. Na sa katunayan, lahat na proof or evidence na lahat ng pera na nakolekta ay naipadala sa Pilipinas. Utol Man of Steel, paputol lang kita sa galit lang. Sabi ni Baguiz,
Clarification lang. Si Jojo de Guzman may sariling humanitarian na ginawa at gamit ang pangalang FLM pag nanghihingi. Nagbenta di ba ng t-shirt na may mukha ni FLM para magkapondo? Okay. Sige, kapatid, Man of Steel. Yun. So, lahat dito, very transparency. And, yes, coming end of the year, kailangan namin mag-file ng tax. Bagamat free of, sa tax dahil ang club na ni Boss FLM ay non-profit. So, that is free for tax. Pero, we have to do our own libro. How do you call it? Kailangan may makapag-file din kami ng tax yung non-profit organization na yon, dahil kailangan yun ng government, kailangan ng government ng record, bagamat free yon, non-profit. And so yun, kailangan yun, so napaka-transparency din, kaya walang mawawalang pera kahit simpo. At sabi ko sa akin, prayer, pag-file ng tax, kailangan i-print out lahat ng statement of account na pumasok sa kanya. Mm-hmm. For the sa kanya muna pumapasok for the meantime. Kasi ongoing pa yung aming pagpaparegister ng FFCI Canada Club dito sa Canada, dahil may proseso. Kailangan pa ng mga perma, ng mga officers, kailangan pa ng bylaws. Tapos ko na, nagawa ko na yung bylaws. And then, kailangan ng registration sa government. So, it's not one click para matapos. Putol, Man of Steel. Maputol kita uli. Sabi ni Baguiz, clarification lang. Maraming vlogger ay may sariling humanitarian na ginagawa at gamit ang pangalang FLM pag nanghihingi. Nagbenta din ng t-shirt na may mukha ni FLM para magkapondo. Uulitin ko, sabi ni Baguiz. Maraming mga clarification lang. Maraming vlogger ay may sariling humanitarian na ginagawa at gamit ang pangalang FLM pag nanghihingi. Nagbenta din ng t-shirt na may mukha ni FLM para magkapondo. Yan ang sabi ni Baguiz. Okay, sabi ni Ma'am Rosita Bagni, yes, isa ako sa nakabili ng t-shirt, 100 Hong Kong dollar ang isa. Magkano ang conversion nito, Mare? In peso po, magkano po ang magiging total po nito, Ma'am Rosita Bagni? Di ko alam. Hindi, yes, si Ma'am Rosita ang makakasabit niya. Magkano ba conversion ng Hong Kong dollar? Ayun. Sige, utol, Man of Steel, continue po. Ayun, so, dun, for the meantime, doon lang muna namin pinadadala sa treasurer namin, sa account niya, personal account, yung mga contribution namin at siya nagpapadala sa Pilipinas, dahil hindi agaran yung so nadadalo ni FFCI Canada Club. Pero marapit na kami, malapit na kami ma-registro, and then ito sa country if the club is already registered to the government of Canada. And then yun ay searchable yun. Searchable ka, punta ka lang Google, ma-search mo yun. Anybody can search it. Any people can search it. Pagka na-register na namin yun. Hmm. Okay. At about dyan sa sinabi ni Baguiz na yung mga vlogger, idagdag ko lang ito. Yan ay nasa bylaws na ginawa ko. Ang nakalagay sa bylaws doon, ground for termination, ground for suspension, if somebody of all the officers, if all the officers, or if the officers soliciting money without the concern of the officer is subject for termination. Yun. Nakalagay yan sa bylaws na ginawa ko para hindi magkaroon ng para hindi makagawa ang bawat member or bawat officer ng Canada ng pansariling interest. Nandun yan sa bylaws na ginawa ko. At kung kailangan ng mansion ng ginawa naming bylaws, ginawa, ano, I can send it all the records from here. Sabi ni Baguiz, utol sa Man of Silhouette na patuloy nuli kita. Sabi ni Baguiz, at ultimo, si Mar Batigas, pinagkaperahan ng mga supporter ni FLM. May mga resibo tayo na yung mga pinadala kay Mar Batigas, mga walang utang na loob matapos gamitin ng pangalan ni FLM, mga hudas. Uulitin ko, sabi ni Baguiz, at ultimo, si Mar Batigas, pinagkaperahan ng mga supporter ni FLM.
may mga resibo tayo na yung mga pinadala kay Mar Batigas, mga walang utang na loob matapos gamitin ang pangalan ni FLM, mga Judas. Ayan. Continue, kapatid Man of Steel. Yun lang. So, gusto ko lang masabi na lahat ng officers ay dito sa Canada, kami yung mga FFCI Canada, yung 101% na sumusuporta pa rin sa yung boss idol FLM. At mahal na mahal. Mahal na mahal ng mga officers at Canada, si boss idol FLM. Yun lang. Yun. Okay. Maraming salamat, kapatid Man of Steel, Canada. So ayan po mga kapatid, narinig niyo po ang mga presidents ng iba't ibang bansa na nagpapatotoo na yung pong mga binibintang kay boss ay pawang mga kasinungalingan. So yun, thank you very much for watching that video guys. So bago natin sisimulan ang pagbibigay ng reaction patungkol doon sa kapapanood pa lang natin, gusto ko munang aliwanagin to, disclaimer lang guys, na yung mga susunod na words na I author, pawang mga opinion ko lamang base sa ating nakikinig, nababasa sa anumang mga social media platforms. Okay, so maliwanag naman nun na sinasabi ng presidente ng FFCI Worldwide na yung kanilang ginagawa ay sa kanilang organization o grupo ay seems to be nasa tamang direksyon. In fact, may plano silang gawin itong lehitimo, no, by means of marehistro. Okay, marehistro ang kanilang grupo. So, natapos na daw ang kanilang bylaws. Then that's good dahil nga yung bylaws is nandiyan rin nakasaad ang mga pwede at di pwede po. So, parang like sa classroom yan. Sa classroom may batas. So, para yan ma-guide lahat ng mga miyembro na makita nila kung sabihin nating malaman nila kung ano ang pwede at hindi pwede sa kanilang organisasyon. Transparency wise, yes, kasi nga lahat ng mga donation papasok at palabas ay talagang naka black and white yan. So meaning to say is that recorded yan. So nakasulat kung sino ang nagdo-donate at then as usual may resibo kumpleto para na sa gayon kapag gustong mag double check o gustong mag ma-audit na sakasakali ay madali nilang ma-verify record kung ito ba ay nasa tama. Okay, so accounted ba lahat, di ba? So I hope na itong video na to guys na mag-serve as closure sa mga issue patungkol sa mga di umano pilitan o sa pilitan na pag-ask ng donation sa lahat ng mga membro, no? Maliwanag yun na yung pagbibigay ay kusa, hindi yun tinatawag na forcefully i-apply, no, sa mga membro. So yun, lahat-lahat na yung sinasabi ni Presidente ay nakasaad doon sa tinatawag nilang bylaw. So at least maliwanag yun. So maganda naman dito guys is that para sa atin na tayo, it's better to give, no, than to receive, ika nga. And then alam naman natin na kahit na hindi madali ang paghahanap buhay din sa ating mga kababayan doon sa Canada, pero still at least sila po ay nagbibigay ng kusa at alam naman natin kung gaano kalaki ang balik nun dahil si Lord ang bahalang magbigay, no, in return sa kanila 100 times or even 1,000 times fold pa ang balik nun. So again, thank you very much guys, no, dito na natin tatapusin ang ating video reaction sa araw na ito. I hope na sa susunod nating upload maya-maya ay nandiyan pa rin kayo, makilike, makikomment at makishare this video para mas marami pang makakapanood sa mga magandang adikain at mga gawain ng ating kababayang Pilipino sa looban o labas ng ating bansa. Till next time guys, bye-bye.